Yan. Sa mga guests natin, happy Lord's Day din po. Okay. Pass. Okay. Okay. Tatanggal na ako ng mask para. Yan. So, by the way, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm Richard. Taga-Caloocan din ako. Yan, so, may mga brothers and sisters kasi tayo na taga Antipolo. And, ako po ay nakabilang sa taga Caloocan na dito rin nag-church. So, yun, sa awa ng Diyos, patuloy na pinapanatili ako sa simbahan na to. And, napakabuti ng Panginoon dahil siya yung nagsusustain sa atin. And wala akong may pagmamalaki dahil alam kong ako'y kinabagan lang niya. So ngayon, ako po yung maharap sa inyo para sa pag-aaralan natin na ilang topics na lang. So nasa section 2 na tayo and sa rule number 13 na. So sa ating pinag-aaralan na book ni John Owen, yung Duties of a Christian Fellowship, ito dapat yung pinaka-manual o ito yung pinaka-guideline ng isang miyembro o isang Kristiyano na pumapasok sa isang simbahan. So dapat ang isang Kristiyano ay napagkakakitaan or na-exercise yung mga rule na ito. So sa 13, ito na yung kabilang sa section 2 na kung saan ang dapat ang Kristiyano ay merong tamang pagtingin pagdating sa kanyang mga kapatid o brethren. So yun, ulitin ko lang ulit, no, sa chapter 1 o sa section 1 ng book ni John Owen is yung ating toward ang pakikitungo o ang ating pagtrato sa ating toward naman sa pastor, sa ating nagpapastol o nagsiship sa atin. And yung sa section 2, yung ating, ito yung mga practices or yung mga guideline na kung saan patungkol naman sa ating mga brethren o kapatid sa pananampalataya. Okay, sa rule number 13 na tayo. Actually, hanggang rule 15 lang tayo ng section 2. Matatapos na tayo, mga 2 weeks na lang. So, marami na tayong na-discuss when it comes sa edification, pakikipag-usap sa kapwa nating Kristiyano, sa loob ng simbahan, hindi tayo rito yung katulad ng binabato ng ibang simbahan na magsisimba, mauuwi, pagkatapos, doon na lang natatapos yung kanilang pagsisimba o pag-a-attend or pag-join sa araw ng Panginoon. Dito, tinuturuan tayo na kung saan yung mga normal na nakikita, usual sa pamilya, sa ating biological family, nag-manifest din or dapat din na mag-function sa isang simbahan. So, dito, sa rule number 13, ang sinabi rito ni John Owen, rule number 13, sabi rito, if any member is in distress, persecution, or affliction, the whole church is to be humbled and to be earnest in prayer on his behalf. Kung sino man daw yung tao sa isa sa mga membro na nakakaranas ng mga pag-uusig, sakit, o paghihirap, dapat ang buong simbahan ay nakikiisa o nakikipartake doon sa sakit o sa nararamdaman ng isang miyembro. Kaya dito sinulat isa sa mahalaga na sinabi ni John Owen na isa to sa mga marka ng isang totoong Kristiyano o dapat nasa isang katawan ni Kristo. Dahil
kung makikita naman natin, kung alam naman din natin sa physical nating katawan, pagka merong sumasakit na hinliliit, nararamdaman dapat ng buong katawan yun. Kasi kung hindi nating nararamdaman yun, baka hindi tayo kaisa sa katawan. So, in connection doon sa mga naunang chapter rule, doon sa 11 and 12, alala ko, diniscuss pa ito ni Brother Hermar, tsaka ni Brother Evan, tama, rule number 12. And pumapatungkol ito sa, kumbaga yung, na-discuss natin last week is yung discrimination, last week, yung discrimination na sana walang, na dapat walang maging discrimination sa buong simbahan, na may parang grupo-grupo, pag may mayaman, mayaman yan, may mahirap, may mahirap. Hindi. So, pinag-iisa tayo ng Diyos, ano man yung ating estado sa buhay, ano man yung estado sa ating buhay, na ano yung estado natin, mahirap ka ba, mayaman ka ba, madaldal ka ba, sinasabi ni Pastor Erdi last week, merong mga tao rito, iba-iba yung mga attitude or yung mga behavior. May mga extrovert, may mga introvert, may mga talagang makakapalang muka, meron naman mahihain na kahit may nakikita na, eh hindi niya masabi kung ano yung gusto niyang sabihin. Pero meron namang iba na talagang prangka, meron namang ding iba na sobrang daldal na kung ano-ano yung sinasabi, no? Usual ganun. Pero isa sa mga nakikita na dapat sa isang simbahan, eh hindi tayo mapagkitaan ng mga division. Noong sinabi rin doon sa mga unang verse, ay mga unang rule. Pagdating sa rule number 10, kasama yun. Sa discuss ni Brother Art yun, na hindi tayo dapat nagsiset ng mga hidwaan na usual nagkakasiraan, no? Kasi sa totoo lang, sa isang simbahan, maraming mga churches na nagkakaroon ng ganyan, mga division. Kami, rocker kami rito. Dito, sila naman dyan, mga skater yan. Yung iba, biker yan. Ayan, pagka iba-ibang mga attitude, iba-ibang mga genre na usual na pinagkaisa ng Diyos sa isang simbahan. Pero hindi dapat magkaroon ng division na kung saan nahahati yung grupo ng simbahan. Diba? So, pinagkakaisa tayo ng Diyos pagdating sa katawan niya. Kaya mahalaga din sa rule number 13 na ang bawat isa sa atin na magkaroon or maka-experience, makaranas ng mga pag-uusig sa kanilang pamumuhay Kristiyano, dapat tayong mga kapatid o tayong mga tinuturing na ating pamilya sa isang simbahan ay nakikiisa sa atin. Mahirap nun. Baka yung ating ang danger, no? Kasi baka yung iba nating mga kapatid, mas na-experience pa nila yung comfort sa labas ng simbahan. Yun yung isang napakadelikado. And mamaya explain ko yun and i-discuss natin yung mga supporting verses na ibinigay din John Owen and pumapatungkol ito sa na sumusuporta doon sa sinasabi natin na kung ang isang miyembro ay nakakaranas ng distress o ng pag-uusig, ng mga sakit, dapat nandun tayo bilang isang kapatid o isang miyembro ng simbahan. So, yun, sabi rito sa supporting verses, binibigyan din dito ni John Owen yung binigay niya na Acts 12 verse 5. Actually, tatlong verse to. Verse 5, verse 7, and verse 12. Buksan niyo po ang inyong mga Bible para meron kayong reference. Ang sabi rito, Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. Then sa ibang sa 7, and behold, an angel of the Lord stood next to him, and a light shone in the cell. He took Peter on the side and woke him up, saying, "Get quickly," and the chain fell off his hand. When he realized this, he went to the house of Mary, ito yung sa verse 12, the mother of John, whose
other name was Mark, where many were gathered together and were prayed. Itong event na to, na kung saan yung binigay ni John Owen na isang verse na isa sa mga supporting verses ng rule na to, ito yung isa sa mga event na dinakip si Peter nung sila'y nagtuturo. Ngayon, sa time na yon, inaantay na lang na matapos yung Feast of the Passover para i-execute siya. So, makikita natin anong ginawa ng simbahan. Nanalangin sila. Pinanalangin nila yung kaligtasan o yung pinanalangin nila si Pedro na makaligtas o dun sa punto na yon. And in verse 7, nakita natin doon yung pagkilos ng Diyos ginagamit yung kanyang anghel. Na yung sinabi niya doon, and the side woke him up saying, get quickly, and the chain fell off his hand. Yun yung isa sa mga supernatural na nangyari na kumbaga isa sa mga miracle na nangyari din sa mga disciple to preserve the gospel para sa ma-preserve yung paglaganap ng mabuting balita ng Diyos. So, nakikita natin dito yung ginawa ng mga kapatid o ng isang simbahan kung paano sila kung paano pinanalangin si Peter that time. And nung sa verse 12, makita natin doon pinuntahan niya yung bahay ni Mary, yung mother ni John, no? Tinatawag niya rin sa ibang pangalan ay Mark, na kung saan nag-gather sila at nananalangin. Kaya makita natin doon hindi ito yung makikita natin dito yung picture na nag-unite sila sa panalangin. Pero sinabi rito sa verse 5, yung nananalangin sila, hindi ito patungkol sa pagka merong isang hindi siya literally na nagsasama-sama in a one place, pero nagkakasama-sama sila in a prayer kung saan kahit nasa ibang lugar sila, nananalangin sila. So, based din sa aking pag-aaral na sinabi ni John Mark, no? Hindi man tayo magkakasama palagi sa araw-araw, nagkakaisa tayo sa panalangin. Kaya meron tayong laging prayer na nagre-raise tayo, ipanalangin natin ito. Ito yung mga prayer items, nagbibigay tayo sa ating mga kapatid. Dahil hindi man tayo magkakasama physically, nagkakaisa tayo sa panalangin. Yung mga concern nila, mga pinagdadaanan nila, yun yung dinidesign ng Diyos para sa isang simbahan talaga. So, nakita natin dito yung pagkilos ng Diyos doon sa nangyari sa event na kay Peter. Then, kaya nakita natin doon yung magpapatunay na hindi sila magkakasama-sama sa verse 17 ng Acts 12 din. Sabi niya doon, then he departed and went to another places. So, nung nangyari na yun, umalis sila at pinuntahan nila yung iba't ibang mga kapatid nila na nanalangin. So, yun din yung doon, na makita rin natin sa James. Yun, sabi rito sa James 5 verse 16. Sabi rito sa ESB, therefore, confess your sin to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. So, malaking tulong, malaking bagay yung pananalangin natin. Nakakala lang natin, wala lang, no? Na pinapanalangin natin yung ating mga kapatid, kala natin wala lang yun. Pero, kumikilos ang Diyos pagdating sa ating mga panalangin bilang isang Kristiyano at kabilang sa kanyang katawan. So, dito naman tayo sa next natin na na supporting verse. Sabi rito sa Romans 12, rejoice with those those who rejoice, weep with those who weep.
Ang sabi nito si Paul sa kanyang book ng Romans. So tinuturuan tayo na maging isa, hindi lang sa panalangin, pero sinabi niya rito, rejoice with those who rejoice. Magalak ka sa mga bagay na hindi sa mga ano, ha, hindi sa mga bagay na sinful o mga criminal. For example, meron tayong mga kapatid na, uy, meron akong naisan doon, may nabudol ako, tinawanan mo. Nakiisa ka sa kagalakan niya. No? Pero hindi yun yung tinutukoy na rejoice. Yung rejoice na to is yung mga bagay na magaganda at kapuri-puri sa ating mga kapatid. Physical man yan sa mga nangyayari sa buhay niya o sa kanyang karir, sa kanyang pamumuhay, na makitaan natin na kung kinagagalak ngayon, dapat magalak din tayo. Bakit kaya sinabi ni Paul to? Itong verse na to, dito sa verse 12, kung saan sinabi niya, rejoice. Hindi lang to yung tipong na, ano, na nagalak ka lang na, ano, no? May ka-plastic. Kasi madalas sa ibang mga simbahan, nakiki-ano lang eh, nakikinervious lang eh, na kunyari lang, di ba? Pero ano kasi, sa katuruan na sinabi ni Paul, pinapatay nito yung inggit. Nakita ko rito, pinapatay dito sa katuruan na to, sa verse na to, yung inggit sa puso natin. Minomortify natin yung inggit na kung saan magkaroon tayo ng kasayahan sa para sa ating mga kapatid. Na kung paano tayo, for example, yung ating kapatid in a biological graduate, but hindi tayo maki-celebrate, hindi tayo maki-ano, di ba? Ganun din sa ating mga ano, sa mga kapatid dito sa simbahan. Pag merong napopromote, makisaya ka. Pag merong sumasagana sa kanyang mga kabuhayan, magalak ka dahil kumikilos ang Diyos, pinagpapala siya ng Diyos. At lahat ng yon ay makikinabang doon ang buong simbahan. Diba? Ang nakikinabang din doon is yung simbahan. Kasi mas makakasuporta siya. Nagagamit yon. Kaya yun sa mga previous verse, previous rule, yung pagdating sa portion of the, ano, diba? Possessions, usual, nagagamit yun doon. Pero, yun yan, no? Maging tama yung ating pagtingin pagdating sa ating mga kapatid. Wag natin tong isipin na usual, babagsak ka din. Diba? Yun yung mahirap, yun yung danger. Na kasi, pinapatay natin yung inggit sa punto na to. Na kung saan maging masaya tayo dahil kapatid natin to sa Diyos. Kapatid natin to sa Panginoon. Mahirap kasi ganun yung nangyayari, no? Wala tayong pinagkaiba sa labas ng simbahan kung ganun ang nangyayari. And remarkable nito dahil nung sinabi ni Paul sa Romans 12 na magalak ka kasi nga kailangan mo to, kailangan natin tong kasama to sa edification, kasama to sa marka ng isang Kristiyano na tayo ay nakikiisa. Hindi lang sa mga pagsubok kundi din sa mga success ng mga kapatid natin. Ito 'yung dalawang pacing 'yun eh. So sabi rito, rejoice with those who rejoice. Ito 'yung pangalawa. Weep with those who weep. So kung kanina may nagagalak dahil sa mga achievements or mga ano, itong pangalawa, 'yun sa pangalawang point nito, 'yung weep for those who weep. 'Yung mga yung mga nahihirapan, yung mga, weep, pag sinabing weep, nagluluksa, tama ba? Tumatangis, nahihirapan, dapat nandun din tayo, nakikiisa rin tayo, na kung saan, na kung paano ang isang pamilya sa isang biological na family, pag merong isang nag-fail, dapat nararamdaman ng buong pamilya yon. Sa simbahan, dapat ganun. Kasi mahirap nun, baka yung isa nating kapatid, dahil hindi niya malapitan yung ating mga kapatid, sa iba na lang, lumabas na lang. Hinanap yung kanilang pakikirama, yung simpati sa labas, nakipag-inuman. Diba? Hindi, kasi ito yung literal na nangyayari. Usual, ito yung nagiging ano eh. Dahil hindi siya makapag
open up sa mga kapatid niya sa simbahan, mag-open up na lang siya sa labas. Na kung saan maintindihan siya, pakinggan siya. Kaya ito yung isa sa mga danger, isa sa mga reminders natin bilang isang Kristiyano na kapatid din natin. Magkaroon tayo ng compassion, magkaroon tayo ng sympathy, magkaroon tayo ng care sa bawat isa. Na sinabi rito, yung design of this rule is to excite and encourage sympathy sa ating mga kapatid, brethren. Kaya makita natin doon nung nangyari sa isang example nito, ang pinaka nagpakita nito si Jesus, 'di ba? Sa ano 'yon? Sa libro ni John 11, nung namatay si ano, nagkaroon ng sakit si Lazarus. Dinamayan niya si Martha, si Mary. Nung ito yung pinaka ano, yung sinabi niya rito sa John 11:35, ito yung pinaka mahabang verse sa buong Bible, nung sinabi rito Jesus wept. Nakiramay siya eh. Dahil alam niyang iisa to sa katawan ni Kristo. Naramdaman niya yung pagluksa doon sa kapatid niya na mananampalataya. Na kung saan si Kristo, si Jesus ang una nagpakita noon. Kaya yun yung sinabi ni Paul sa Romans na patotoo, isang katotohanan o isang marka ng isang totoong Kristiyano o isang kapamilya, no? Kapamilya ka puso, no? Basta mga ganyan, isang miyembro ng isang simbahan is yung makipartake tayo doon sa sakit. Hindi lang sa laging pagmasaya, no? Lagi nating sinasamahan. Pero pagka may problema, iniiwan. Parang ano yun? Parang sa usual na ganun nangyayari sa labas. So, wag na tayong makisama doon. Wag na tayong, ang sinasabi ni John Owen doon, eto yung dapat nangyayari. Diba? Hindi lang tayo sa saya nakikisama, dapat pati na rin sa hirap ng ating mga kapatid. Pangalawa, yung maging sensitive tayo, maging compassionate tayo sa mga paghihirap, sa mga kalungkutan ng ating mga brethren. Baka mamaya, nadidepress na pala yung kapatid natin, o kaya hirap na hirap na, hindi na natin pinapanalangin. Napaka practical ng mga turo ni Paul pagdating sa mga bagay na to, na kung saan ito yung tinuturuan tayo bilang maging isang totoong simbahan na dapat umaakto rin talaga na isang pamilya ng Diyos. Kaya hindi ito lang, alam natin, minsan nakikita natin, naririnig na natin sa labas. Pero itong mga practical na to, dapat ito yung nakikita, nagiging normal lang na sa atin. Kasi kung talagang ang turingan natin dito is pamilya, dapat pamilya talaga. Yun yung danger. Kaya nga sabi ko, yun yung danger. Baka mamaya nakikita pa ng mga kapatid natin sa labas eh. Yung mga ganitong pagkakataon, di ba? Sila pa yung nalalapitan. Sana tayo yung mas unang nalalapitan ng mga brother natin, mga brethren natin. And yung third natin, actually apat lang naman tong supporting verses. Sabi pa rito, sa move na tayo sa 1 Corinthians 12:26-27. Ito rin sabi rito. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Parang related pa rin yun sa mga sinasabi natin. Now you are the body of Christ and individual of member of it. So, ito yung pagtawag ni Paul sa mga taga-Corinto. A call to a mutual love and concern in the fellowship of believers. Sa ating pagsasama-sama, dapat ito yung pagtawag na kung saan magkaroon tayo ng mutual. Pag sinabing mutual, merong
interactive na ako lang la. Kumbaga parang cycle. Nangyayari to as a mutual. Hindi naman, kumbaga pag mutual naman, may mga mutual na love, di ba? MU. Mga MU, hindi naman, isa lang yung nakakaramdam eh. Dapat lahat eh. Di ba? Mutual love and concern. So, yung concern dapat nagmamanifest sa bawat isa. Hindi lang yung si, kunyari, si pastor. Si pastor lang yung nagbibigay ng care. Tayo, walang pakialam sa kanya. Hindi rin ganun. So, it's a cycle na umiikot, mutual, which maintains the unity that honors God, that honors the Lord. Yun yung dinesign ng Diyos na sa mga bagay na yun, yun yung magpapatibay ng ating pagkakaisa. Kaya, ito yung isa sa mga, ito yung isa sa mga kautosan ng one another. Diba? Magkaisa kasama sa pagkakaisa natin, and in one body, hindi naman ibig sabihin na lagi tayong nagkakasama-sama maging kumbaga sabi dito in one body with each personal identity to function correctly. So meron naman tayong mga kakayahan na iba't iba, pero pagdating sa pag edify o pag kakaisa dapat pagdadamayan ay nandoon tayo. So napakagandang isipin na meron tayong iba't ibang mga kakayanan pero pinagkakaisa tayo. Meron iba't iba tayong function. Pinagkakaisa tayo. Hindi katulad, hindi yan yung for example sa administration ka. Bahala na si diyan, si pastor diyan. Pagkadating naman sa deacon, deacon ka. Administration ka lang, admin ka lang. Si pastor na bahala diyan, tsaka may elders. Hindi. Pag sa isang simbahan, ano man yung mga inyong mga function, pagdating sa pagdadamayan iisa kayo. Hindi ito yung pagsapit, hindi worship team. Sa sa presider ako eh. Wala kang bahala ka diyan. 'Di ba? Hindi, saluto lang ako eh. Hindi, pero ang dito ko dito, ano man yung mga function natin, dapat pinagkakaisa tayo pagdating sa pagdadamayan at pagdating sa pagkakaisa ng mga nararanasan ng bawat isa sa atin. So, ito na yung last, nung sinabi rito, saglit lang tayo no, para matapos na tayo agad. So, 2 Thessalonians, kasama pa rin to sa sinasabi ni Paul sa mga churches. Sabi naman dito sa 2 Thessalonians 3 verse 1 to 2. Finally, brothers, pray for us. And the putol yun, sinabi rito, continuation ng 2, that we may be delivered from wicked and evil men. So, makita natin dito, si Paul mismo, nire-request niya sa mga kapatid niya na panalangin siya na patuloy na lumaganap yung salita ng Diyos sa iba't ibang bayan o iba't ibang mga bansa na kung saan ginagawa naman ng Diyos. Actually, ang Diyos naman ang nagpapanatili or ang nag-enable sa atin o nagpapagana sa atin. At siya pa rin ang gagawa ng paraan. So, may mga kaparaanan tayo ginagamit niya at si Paul that time nung sinabi niyang panalangin niyo kami para sa paglaganap ng ebanghelyo, nangyayari naman hanggang sa ngayon. 2,000 years ago, 'di ba? Bago na-canonize yung Bible, nag-spread hanggang sa ngayon. Imagine. Kung hindi sila nagpatuloy at hindi na ginamit ng Diyos to, wala tayo rito ngayon. Kaya salamat sa probidensya ng Diyos, kaparaanan ng Diyos, na patuloy natin itong nakikita, pati yung mga fathers of faith natin, na kung saan nababoy yung salita ng Diyos, tapos na-reform, naiayos, ginamit yung mga tao or mga theologian, ang ating forefathers pagdating sa faith. Ibang ibang klase yun. Na makikita natin yung talagang providensya ng Diyos, kanyang sovereignty,
na hanggang sa panahon na to na tayo'y nakikinabang ng salita niya. Kaya isa sa mga ano natin is yung ating panalangin, patuloy nating pagpanalangin yung ating mga kapatid, ang ating pastor, sa bawat isa na magpatuloy yung sa atin, maging daluyan tayo ng gospel, na kung saan hindi titigil to hanggang sa next generation natin, hanggang sa mga kinapuwa-puwa natin, sa mga anak natin, ganun sana natin tinitignan itong mga bagay na to. Na hindi tayo, hindi sa atin hihinto yung mga ganitong bagay. Na kung paano tayo sinabihan o kung paano nilatag ni John Owen itong mga bagay na to. Kasi ito yung mga practical na makikita sa dapat sa isang simbahan. Yung nagdadamayan. Yung nagpapanalanginan. Diba? So, sinabi na rin, and proceed tayo sa explanation ng sinabi rito ni John Owen. Sabi dito, this duty is, on the whole, included the previous rules, yung mga sinabi ko kanina, and we do not, therefore, and to discuss it fully, especially as, on the understanding of being fellow member, it is no more than would naturally be required. God is as delighted by His church prevent prayers by their thankful praises. Yun, sabi doon, mutual care, compassion, sympathy must be a normal in a Christian. So, dapat maging normal na sa atin yun. Kung hindi yun na pagkakakitaan, siguro yun yung isa sa mga struggle natin. Pero dapat hindi tayo manatiling ganun. Maging normal sa atin yung ating compassion sa bawat isa sa atin. Kaya maraming mga simbahan na sisira dahil sa usual, sa mga ganung aspects lang na hindi na minsan nagsisimba dahil wala siya makita ang refuge doon sa simbahan. Pero alam natin na ang Diyos ay siya ang nagpapanatili sa atin. Kaya ito yung isa sa mga kaparaanan ng isang simbahan ay mapagkitaan ng totoong pamilya. So, tuloy natin. Sabi niya, He therefore calls them by the various providence to fulfill this duty in order to spare the whole church. He will something afflict one another of its member, knowing that the close relationship between the members established by him and wrought by his spirit will produce a common distress and combined prayer. Meaning ito isa sa mga means or kaparaanan ng Diyos upang makita ng bawat isa sa atin. Reveals our heart, true heart, para sa isang mga kapatid. Na, and also, nagre-reveal sa atin sa yung ating mga puso kung sino yung talagang hindi kabilang. Kaya minsan, yung sinabi na kung hindi nararamdaman ng isang parte ng katawan, baka hindi nga siya kabilang sa katawan. Kaya sa mga paghihirap na to, sa mga pag-uusig, usual sa mga event na to sa isang buhay ng Kristiyano, nakikita kung sino yung talagang kasama natin. Kasi usual magiging kaparaanan ng Diyos para matuto tayong ibaba yung ating sarili. Na hindi kasi ito, pasaway kasi talaga to eh. Minsan ganyan tayo, di ba? Minsan ito talaga yung nagiging struggle natin. Pag ito kasi pasaway to, hindi na kasi nagsisimba eh. Pero bakit kaya? Siguro baka hindi tayo hindi natin to napapanalangin. Hindi natin napapanalangin yung mga kapatid natin. Or, ito kasi ganyan talaga yan, matigas talaga ulo eh. Pero, isipin natin, no? Tayong mismo, kinaawaan tayo ng Diyos. Ano man yung estado natin, ang gano'n man kabigat yung kasalanan natin. Na, ito kasi talagang ano yan, di ba? Naging ano na tayo, nagkaroon na tayo ng standard, ng bigat, ng kasalanan. Pero,
dapat makita na dito, pinapakita na magkaroon tayo nung, yun nga, pag sinabing mutual, dapat meron tayong pakialam sa bawat isa. Kasi yun yung isang danger, pag wala ka ng pakialam, baka hindi talaga, yung apathetic ka na, nasagasaan siya, okay lang yan, pagpipray ko na lang siya. Nasagasaan ba siya? May sakit ba siya? Okay lang yan. Kaya, nakaka-bless dahil nakikita ako sa isang simbahan na to, sa mga nangyari sa atin, tulad nun, last week, no? Nangyari kay Brother Chester, halos lahat tayo nagkakagulo. Dahil napakahirap na makita na isang kapatid natin nasa bingit na pala ng kamatayan, no? Tapos ikaw wala kang pakialam. No? Yun yung isang comfort na sana makita natin na isa yun sa mga paraanan ng Diyos na tayo pala kabilang. Dahil nasasaktan tayo pag may nasasaktan. Baka nga dito sa atin, no? sa atin nga usual, pagkapamilya natin may sinapak, sasapakin mo rin. Dapat ganun eh. Pinoprotektahan natin ang bawat isa sa atin. Pag may sinapak, kunyari may sinapak, talagang hindi ka mapapakali kasi nasaktan yung kapatid mo eh. O kaya may niloko, nakakainis. Kasi nga, dapat yun yung dapat na normal na nararamdaman ng isang Kristiyano. Eh, sabi yung usual, yung iba, ay, nasaksak siya? Buti nga. Di ba parang, kasi may pinaghuhugutan eh. May pinakarot nun. Usual kasi inggit, yun yung pinakaano natin doon. Inggit o yung pride natin. Yun yung pinapatay dito sa rule na to. Na kung saan, wala tayong ibang kailangan gawin. Kung bakit sinabi doon sa rule na to, church, the whole church is to be humbled. Hindi ka dapat nagmamalaki. Kung siya ay nakakaranas ng paghihirap, hindi ibig sabihin nun ikaw yung pinagpapawala. Hindi, merong ibig sabihin nun. Kung naghihirap yung isang kapatid mo, ay dapat nandun ka. Hindi siya labas doon sa parte ng katawan mo. Na kung saan, ay hindi kasi siya yan. Ay hindi kasi kasalanan niya yan. Bahala siya dyan. Hindi. Kaya tayo nandito, kaya tayo pinagbubuklod ni Kristo bilang isang katawan para magdamayan. Na kung saan, yung isa kung nasugatan man tayo, nasugatan man yung kabila nating kabila nating kamay, anong gagawin ng buong katawan? Siyempre, di ba? Gagawa ng paraan si kabilang kamay para mapagaling siya or ma-sustain or magawan din ng paraan kung paano, di ba? As usual, gagamitin natin kamay. Kung nasugatan yung paa natin, gagawa ng paraan si kamay. Kahit pa paano, malesin yung maprotektahan siya, malagyan ng bani, ganun, di ba? So, yun yung isa nating, yun yung isang design ng Panginoon sa isang simbahan na kung saan dapat nagsasama-sama. Hindi lang tayo nagsasama-sama. Hindi lang tayo basta gather dito. Tapos, pag masaya, gather tayo. Pag malungkot, bahala kayo dyan. Hindi. Yun yung isa sa mga mabibigat na sinabi ni John Owen. Binigay niya dito sa rules na to. Na dapat yun yung nakikita sa atin. And next na tuloy natin, spiritual union is nobler and more excellent than natural union. Yan yung sinabi natin. Isa sa mga mas nakakatulong din yung mga spiritual gatherings or yung mga pagpapalakasan sa spiritual. Isa sa mga paraanan o magandang kaparaanan ng isang simbahan. And, sabi rito, or the whole church in general did not suffer with and care for the distress of every part and member, any member who does not feel the pain, ito na yan, does not feel the pains of its fellow is rotten and should be cut off. Isang warning sa atin. In case it infects the remainder of the body. Yung mahirap na ito, akala natin, kasi nakakasama tayo eh. Baka mamaya tayo pala yung cancer. Baka mamaya tumor ka pala sa church. Oo, may artificial na union tayo eh. Pero malalaman natin na kapag hindi ito nakakadulot na maganda sa isang katawan, baka cancer to, baka tumor yan.
Ang ginagawa, kina-cut off to. Ine-excommunicate. Kaya usual, doon natin nalalaman na ba't kaya itong tao na to walang pakialam sa atin? Ba't kaya itong ano to, ano lang? Baka kasi hindi, ano lang, ito yung isa sa kaparaanan ng Diyos na pinuprune niya yung church eh. Usual, ganun eh. Isa sa mga kaparaanan ng Diyos to na pinuprune niya yung church na makita sa mga paghihirap, makikita niya kung sino yung totoong nagmamalasakit, nagki-care sa mga kapatid. Yun yung ano, yun yung isang ano rito sa sinabi ni John Owen. So therefore, if any members of the church are under the weight of God's affliction hand or the persecution rage of men, it is the duty of every fellow member and of the church as a whole to be aware of it and to consider themselves as shares in it. So, as to be continually in earnest prayer to God and be at hand to provide every suitable assistance. In this way, they are to show their spiritual concern in the affliction. So, yun. So, sa mga sinabi ko kanina, ito na yung pinaka explanation ni John Owen pagdating dun sa rule number 13. And ano yung mga purpose? Ito, sasabihin niya yung mga ano, there's a 5 purposes of this mean, yung mga kaparaanan. Sabi rito, this should be so in order that. Sabi rito yung mga purpose of this means. Number 1, the will of God is fulfilled. Sa mga kaparaanan na to, napufulfill yung kalooban ng Diyos. So, pag kami nahihirapan, nagkakaisa tayo, yun yung nagaganap yung kalooban ng Diyos. Sa pagkakaisa natin, sa pagdadamayan natin, nafufulfill o yung glory ng Diyos ay nadidisplay sa ating simbahan. And number 2, the glory of gospel is exalted. So pag may nahihirapan, usual ang ginagawa natin, nagpipray, nakikiisa tayo, o usual pag may inuusig, usual na-edify yung totoong salita ng Diyos na kung saan nilalaban natin ito. Na nalala ko, pag may mga debate, usual, nandun yung mga kapatid, nakikiisa, nakikisuporta, dahil ito yung totoong gospel. Ito yung nare-reveal yung glory ng gospel na mabuting balita ng Diyos. And sa number 3, the preservation, ano ba? Thirdly, sabi rito, the preservation and deliverance of the whole church is obtained. So sa kaparaanan na to, nape-preserve tayo, napapanatili tayo, and napapalaya tayo, usual sa mga, syempre, burdens, usual, kesa sa, ano, yung ating burdens kumbaga, napapagaan, nare-resolve, usual, kung may mga kapatid tayo na, ano, di ba, may mga, kaya yun yung maganda, mutual concern, na dahil sa kapatiran, usual na yung mga concern natin na raise up, napapanalangin, na bibigyan tayo ng mga advices, di ba? Usual, ganun. Natutulungan tayo in our their experiences. Kaya napakaganda nung naalala ko yung sinasabi ni Brother John Paul sa ARBC. Pag may mga struggle siya when it comes sa career, nilalapitan yung brother niya na may experience sa career or may ano, 'di ba? Kasi yun yung totoong design ng church. Na kung saan baka hindi na tayo ano, baka kaysa maghanap ka ng ibang advisor sa labas, may nagse-search ka pa ng mga ano no, mga influencer when it comes sa business, career, kausapin mo yung kapatid mo. Kasi yan yung guided ng salita ng Diyos. Na kung saan, walang ibang pinagkukuhaan na guide yan, kundi sa Diyos pa din. Although yung ibang mga influencer, di ba? Kung ano lang, iwan mo pamilya mo. Wala kang ibang, focus ka lang sa ano mo, goal mo. Kasi nga,
wala kang tamang ano eh, wala kang tamang guide na di ka lumalapit sa mga brethren mo, kaya lumalapit ka sa mga ganong influencer, mga ganong inspirational ko, no? So, encourage na dapat yung isa sa atin, pag may nahihirapan, mag-share, kaya yun yung isang benefit na kapag may prayer ba tayo, nilalabas natin yung prayer natin, nag-unload tayo ng ating mga burdens para mapanalangin. Yun yung isang mga design nun. And number 4, sabi dito, the saint secure a decree of conformity with the suffering of Christ. So, sinasabi dito, yung mga bagay na yan, yung ating paghihirap bilang isang simbahan, ay nagsisecure din sa atin. Ito yung ating security bilang isang parte ng katawan ni Kristo. Kasi, usual, maraming simbahan ngayon na tinuturo na pag may problema ka, mag-repent ka. Pag may problema ka, inaano ka ng Diyos dahil nga makasalanan ka. Parang kumbaga, kaparaanan din yon na makita natin na makita natin ang habag ng Diyos. Pero pagdating sa mga kapatid natin, pag may nahihirapan ka, iniiwanan ka, usual sa ibang mga simbahan, ganyan ginagawa. Eh kasi bro, kailangan mag-repent. Hindi. Kailangan nakikiramay tayo. Nakikiramay tayo dun sa, nakikiisa tayo doon sa sakit ng isang kapatid natin. Kasi usual, ang pinupukpok sa atin, dapat ano lang tayo lahat dito, masagana lang tayo lahat dito. Hindi, dapat lahat tayo rito, ano lang tayo, pinagpapala lang tayo dito. Hindi. Pinapadaan talaga tayo ng Diyos sa mga ganung paghihirap para makita ng Diyos, ay makita natin yung ating sarili na kasama pa rin doon sa paghihirap ni Kristo. Kasi kung pinaghihirapan natin, kung tayo naghihirap sa ating pagsunod sa Diyos, kasama yun. Kung tayo nahihirapan sa pagpatay ng ating kasalanan, kasama yun. Dahil hindi tayo, kaya nga sinabi ng iba, ay hindi, naging mahirap si Kristo, dapat maging mayaman ako. Diba? Hindi yun eh. Hindi yun yung pinupunto eh. Yung pinupunto rito, yung ating paglakad sa Diyos, hindi madali. Hindi siya masasabi na puro enjoy lang. Puro ano lang, puro masaya lang, puro pag-celebrate lang o pagpupunyagi dahil ano lang, pinagpapala ka ng Diyos. Hindi rin. Kasi ito yung magtuturo sa atin na tayo'y pinapanatili ng Diyos at kasama tayo doon sa paglakad niya. Yung danger nito, baka mamaya, kung hindi man tayo nagiging, hindi man tayo napagkitaan ng conformity kay Kristo, baka napagkakakitaan na tayong conformity ng mundo. Kasi nga, gusto lang natin, masaya lang. Gusto lang natin, puro entertainment. Gusto lang natin, puro mga, good vibes lang. Diba? So, yun yung isang danger sa atin, na makita natin yung mga paghihirap natin kasama yun sa ating paglakad kay Kristo. Kung nahihirapan man tayong lumakad, hindi natin dapat yun maging tama dapat yung ating pagtingin doon. Na hindi, Lord, kasi pinaghihirap mo ako, baka hindi mo ako talagang yung iba pagka pinahirapan o nakakasubok sa mga ganung sitwasyon, hindi ako mahal ng Diyos. Hindi ako mahal. Pero sa totoo lang, kasama yan sa ano natin. Kasama yan sa pagdadaanan talaga. So, yung last neto, yung sa fifth point ng kanyang purposes, the inestimable benefits of a fellow church fellowship are enjoyed. Na hindi matatawaran sa lahat ng nangyayari. No? Yung pagsasamahan, pagdadamayan, pananalangin sa isa't isa. Hindi lang yan yung ating may enjoy bilang isang simbahan. Yung makita lang natin na talagang tayo isang totoong simbahan, nagdadamayan, yun yung mga benepisyo eh. Bukod sa benevolence, di ba? Hindi lang yan yun. Kumbaga yung ating
makaranas tayo nung refuge sa isang simbahan, makapagpahinga tayo dahil nakikita natin yung ating mga kapatid. Meron tayong karamay, meron tayong kasama sa pagpatay ng kasalanan. Kasi hindi talaga, hindi mo masabing graduate ka na sa pagpapatay ng kasalanan. Habang buhay nating papatayin ang ating kasalanan. Diba? And, yung sinabing inestimable, yung hindi matatawaran, binipisyo. Hindi natin makikita sa ibang, ano yan, sa labas yan. Yung pagpapanalanginan, yun yung isa sa mga kasama doon. And, so yun, doon na tayo magtatapos sa ating rule number 13. And sa mga, may mga tanong and mga clarification. And eto pala yung ating ano, meron tayong question for consideration or discussion. Meron tayong dalawang discussion question na pwede nating sagutin pagkatapos ng ating mga diniscuss. Sabi dito, sa number one, yung binigay ni John Owen, does your church, by its individual member in private and by its combined prayers in public, offer up earnest prayer for fellow members' sufferings and affliction? So, number two, do you suffer when any member of your congregation suffers? Ano to? Pagkumbaga, parang confession na lang to, di ba? Parang nahihirapan ka daw ba pag may isa sa atin na nahihirapan? Or only when those closest to you suffer? O dun lang sa mga piling tao naka-close mo? Marami ito makaka-relate. Usual, asay dahil may mga kanya-kanya nga tayong interest, no? So, eto, dito natin masusubok yung ating ano. So, ang tanong dito, sa number one pala, by its individual member in private. So, by its combined prayers in public. So, meron tayong, tama ba? Kanya-kanya na, yung kanya-kanyang pananalangin, pero combined prayer, o merong isang pinapanalangin. Offer the earnest prayer for fellow members. O pagka merong isang nahihirapan, may kanya-kanya tayong panalangin, pero pinagkakaisa, nagkakaisa doon sa panalangin na yun, sa prayer concern ng bawat isa. So, yun yung mga question. Dalawang question lang yun. So, yun ba yung nangyayari sa atin? O applicable? O nangyayari na sa atin? O nakikita natin na kumbaga nagmamaterialize na sa atin bilang Kristiyano sa isang simbahan na to. Kasi papasok tayo sa isang simbahan. Magko-covenant tayo. So, yun. Pwede nating sagutin yung mga question, discussion. At kung may mga insights kayo or mga question na pwede nating i-discuss. Sige po. Para marinig din lang. Hello, mic check. Ayun. Ayun, maraming salamat sa pagpapagal sa labor mo, Brother Richard. Ayun, ang ganda ng ano, ng Rule 13. Lalo na dun sa part ng ano, ng explanation sa third second paragraph. Phrases ng paragraph, yung sa part na in order to spare the whole church, he will sometimes afflict one or another of its members, knowing that the close relationship between the members, established by him and wrought by his spirit, will produce a common distress and combined prayer. Naalala ko yung book ni J.C. Ryle na Thoughts for Young Men.
in-emphasize din doon yung affliction, suffering, sakit, sickness, na by God, by those suffering, by those sickness, nailalapit tayo ng Diyos sa Kanya. Kasi mas tinutuon natin na yung lakas natin nawawala, kasi minsan yung confidence ng isang tao ay nakabase sa kanyang kayamanan, katalinuhan, kakayahan, kalakasan ng katawan, sa kanyang galing. Then kapag tinanggal lahat yun, ayun, ginagamit ng Diyos yung mga sakit, yung mga dilubyo para lumapit tayo sa Kanya. Ayun, ang ganda na inulit ni John Owen yung thoughts na yon, o yung katotohanan na iyon. Then, in contrast, nabanggit mo rin na in contrast, na taiwas siya sa tinuturo ng dati nating pinanggalingang simbahan, na kapag ikaw ay sumunod kay Kristo, ikaw lagi nag-church, yan. Ikaw ay pagyamanin niya, kayo papalakasin, papabatain, kaya yung mga matatanda din talagang dapat mukhang bata. In contrast sa Bible, na pinapakita na tumatanda talaga yung mga tao, na it takes ano. Pero yun, ipapangako sa'yo ng mga simbahan ngayon, ng mga modern churches na pinanggalingan natin dati, na health, di ka mamamatay, walang mamamatay, walang tatanda, walang magkakasakit. No, kung magkakasakit ka, may kasalanan ka. Meron kang hindi kino-confess, namumuhay ka ng kasalanan. Pero sinabi dito na kung saan sa Bible, pinakita sa buhay ni Job, na kahit mamuhay ka ng kabanalan, minsan si God ginagamit yung sakit para makita mo, mas lalo ka maging banal, lalo mo siyang lapitan. And then, ang ganda ng katotohanan na yon, na pag may sakit ka, kailangan mag-run ka ng reflection. At makita mo na yung buhay mo dito sa lupa ay nabibilang at hindi mo hawak. Kasi yan, tuturuan ngayon sa mga colleges, sa philosophy, na you are the own captain of your own soul. You're the captain of your soul, of your life. Parang ikaw mo na, di mo nga mapigilan sumakit yung ngipin mo eh. Point, ano yun? Pinapakita dito na hindi mo hawak yung buhay mo. And then, ang ganda nung pinakita ni John Owen, sa book na ito. Ayun, ayun yung insight ko. Yung tanong ko po is ito. Yun. Siyempre. Yung tanong ko lang, simple lang naman. Ayun. Hello. Tinagalog ko nga eh, para mas maganda eh. Yun. Ano-ano? Yun. Ano-ano po yung mga bagay na dapat natin na ipaalam na problema, which is problema, sa ating pastor o sa ating kapatid? Kasi na-emphasize dito na kailangan pag may problema, may nararamdaman, may sakit, may paghihirap, is maramdaman ng simbahan at makiramay sila. Siyempre, malalaman yun kung magsasalita yung kapatid. Minsan kasi, sa dating pinanggalingan, pag nagbahagi ka ng pagdurusa, struggle, is minsan ginagamit nila yon para i-blackmail ka, yung word. Ngayon, siyempre, we are caring talaga. Kaya minsan, yung mga simbahan, namimili lang sila kasi nababahagian ko na alam ko talagang nagkikere sa akin. Ngayon, ang tanong is, ano-ano yung mga bagay na yon at kailan? Kailan ako magbabahagi? Example, pag malala na ba? Or instance pa lang. Yun, ano-ano lang po yung mga bagay na dapat ibahagi sa ating pastor o sa ating kapatid, at kailan ba dapat ito ibahagi? Yun lang po yung aking tanong. Okay, bro. Salamat sa tanong. No? And base din sa mga napagdaanan na natin, normally talaga, nakikita ko naman sa pag-oversight sa atin ng ARBC, normally dapat talagang lahat ng problema, usual, na ibabahagi natin. Pero usual, kailangan natin i-categorize. Like for example, may problema ka pala kay pastor. May problema ka sa mga ano niya, baka mamaya pinapatamaan ako lagi ni pastor. Kausapin mo siya. Kausapin mo si pastor. May concern ako, ganito. Sa tamang tao din, no? Kaya usual, baka mamaya, problema mo nga pala, tapos binahagi mo kay sister. Ay, si pastor, meron akong problema kay pastor. Diba? Hindi eh. Yung ating pag-confess nung ating mga problema ay dapat napapanahon din, or kumbaga meron ding naalala ko ngayon sinabi ni ano, baka pag may problem ka sa family, punta mo si pastor, baka may siya kasi yung usual na
mag-a-advise or mag-o-oversight sa'yo eh. Pagdating sa pamilya. O, bro, may problema ako sa karir ko. Pwede rin si pastor. Pero usual, kung may mga kapatid ka na pwede mong lapitan na usual, alam mo naman na meron silang tamang pagtingin pagdating sa karir, pwede mo silang lapitan. Or pag may sakit ka or may usual pagdating naman sa mag-aasawa, no? Tulad ako, for example, may problema ako sa asawa ko, eh pupunta ako kay pastor. Hindi ako pupunta sa may mga single na wala naman silang kinalaman dyan. Diba? Wala silang, I mean, yung, although yung lahat ng ating mga problema dinadala sa ating buhay, pwede nating, kasi tayo isang pamilya. Darating ang punto na kapag ka naging na-covenant tayo, wala na maging isang concern sa isang puso ng isang Kristiyano na itago sa kanyang brethren. Lalo na kung alam nating matutulungan tayo. Kasi usual, may concern ka lang pala sa ganito. Kasi may concern ako pagka nahihirapan akong magsimba. O nahihirapan akong ano kasi nag-aasikaso ako ng ano-ano. Diba? Pwede mo naman yan. Maging ano natin, may sama natin sa panalangin, sa mga kapatid natin, may mga struggle ka. O ano, kasi darating ang panahon na wala talaga, pag na-covenant tayo, wala tayong dapat ibang tinitignan na pwedeng lapitan. Na kasi baka gusto kong yumaman eh. Gusto kong yumaman, punta ako sa feng shui. Diba? Lalapit ako sa feng shui, lalapit ako sa mga... Hindi, kasi usual talaga, meron talagang certain na tao o sa isang simbahan na may, for example, may expertise tayo. May concern ka sa computer, meron tayong mga IT dyan. May concern tayo sa pag-aaral, meron tayong mga professor dito. Diba? May concern tayo sa mga ganong bagay. Diba mga concern, maliliit na concern? Or meron tayong mga concern sa ganito, hindi ako marunong magluto o hindi ako marunong mag-alaga ng ganito or something ano, meron tayong mapaglalapitan. Yun yung isang kagandahan ng isang simbahan na may individuality na meron din silang kakayahan. Kaya yung sinabi rito, kaya din yung sinabi ni John Owen na meron tayong kakayahan, may kanya-kanya rin tayong talento sa isang simbahan para yung magamit ito kaparaanan para makapag ano tayo. Maka-edify tayo sa mga kapatid natin. So, pero yun nga yung sinasabi natin, kung kailan, kung kanino, dapat tama yung ating, dapat may wisdom doon. Na hindi tayo basta-basta rin na, for example, may problema ka na pala kay pastor, nangyari na sa atin yan. Pumunta ka kay sister. Pumunta ka kay, ano, pinag-usapan natin si pastor. Hindi. Kausapin natin si pastor pag meron tayong may concern tayo sa kanya. O for example, si brother, may nakita kang concern sa kanya, may problema ka sa kanya. Kausapin mo. Magsama ka ng kapatid na pwedeng mag-witness, 'di ba? Kaya may mga church or church ordinance or may mga paraanan kung paano natin kinakausap 'yung ating mga kapatid. So, yun po. Baka si Pas may i-add. Tulit yung tanong. Ano yung pwedeng i-share kailan at saka kanino? Tawa ba? Kanino. Pas, yun. Kanina ko. Sa Galatians chapter 6, verse 1, sabi doon, carry each other's... verse 1 and 2. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in the spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Verse 2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. In this context, makita natin, una, lalapit tayo when we're struggling in sin. Huwag tayong mahiya na humingi ng tulong. Ang church ay hindi tayo pupunta ng church to show that we are self-reliant or we're strong in faith, malakas tayo, hindi tayo nagkakasala, banal na banal tayo na hindi tayo nagkakamali. No, hindi yun mandato ng simbahan na dumating tayo dito na para bang mga hindi na tayo umiyak or
hindi tayo nagkakasala. But rather, we are here to be vulnerable. Maging vulnerable tayo sa presensya ng Diyos sa isa't isa. Kasi nga, ang purpose sa mandato ng simbahan is to build each other up. Eh, ano pang i-build up sa'yo kung strong ka lagi? No? So, this is the place. It's supposed to be a safe place where you can be weak and at the same time, be strong. Maging kalakasan ka ng iba at kung ikaw ay nahihina, ay palalakasin ka. At kung may kapatid na nanghihina, palalakasin mo naman sila. We will build them up. Part nun is yung sa sin. Sabi, if anyone is caught in any transgression. So, yung caught in sin, hindi naman literal na kung may na-caught in the act, nagkakasala. But at the same time, is yung, nandun din yung part na hindi man na-caught in the act, o hindi man nahulig, sabihin, nahulog sa kasalanan yung kapatid. Sabi dito, you who are spiritual or mature or strong should restore him in spirit, in a spirit of gentleness. Hindi condemning, kundi ano, nandun yung care, yung pag-ibig natin sa isa't isa na expect mong babagsak yan. Dahil ano yan eh, vulnerable nga siya, may kahinaan siya. Not to the point na tatarakuhin na natin bonding yung mga kapatid natin na every time lang. Hindi, ano, kasi tao eh. Naging excuse na, naging licentiousness na yung weakness and humanity natin na every time na lang, yung kasalanan, ina-excuse na lang. No, it has to be, sabi dito, restored in the spirit of gentleness. So, yung restoration, hindi condemnation, meaning dumadaan yun sa proseso. Dumadaan sa church discipline pagdating sa kasalanan. So, we have to be stern but gentle if need be. Kailangan ng sharp rebuke. Kung hindi naman kinakailangan ng sharp rebuke, nandyan yung gentleness talaga. Pangalawa, sabi ito, keep watch on yourself lest you to be tempted. Pinakita rin doon yung vulnerability ng mga kahit mga mature Christians, even a pastor, an elder, a deacon, or whoever who is in the office. They must be viewed na hindi sila infallible. Darating, maaaring dumating din sila rin ay magkasala, matempt. And in fact, nangyayari yun. Kaya mag-ingat. No? So, sinong lalapitan? Pinakita doon yung spiritual. Who are spiritual, meaning mature. Sa military, griping goes up. Hindi ka lalapit sa private para magreklamo o para humingi ng tulong. Wala kang magagawa yun para sa'yo. In the church relationship, inuutna mo yung ano. Ang lalapitan natin, yun nga, pastor, nandiyan yung pastor, trabaho niya yun. Di lang trabaho, pleasure ng pastor na makapag-minister, makapag-shepherd. Pangalawa, yung mga elders. Lumapit sa ibang elders, hindi lang yung pinaka-lead pastor. Marami pa. Mga mature in faith. Hindi man sila nasa posisyon ng office or whatever, but they are capable of giving godly advice. Mga mommies. No? Bawa, may problema ka sa magulang din ang kausapin mo. May problema ka sa finances, huwag kang kakausap ng student. Hindi naman sa wala silang alam, no? Pero, ang best na lapitan kung financial problem yan, ay yung may trabaho na. May problema ka sa career, di ka naman pupunta kay Sam. Di ba? Ang lalapitan mo, si Juan. Hindi, I mean, lapitan mo someone who is mature na kayang mag-advise. So, nandun yung appropriateness. And then, ano yung pwede nating ilapit? Burdens, yung sin. Mag-confess ng sin sa isa't isa. Pangalawa, yung burden. Sabi sa verse 2, bear one another's burdens. And so, you fulfill the law of Christ. Burden, bearing one another's burden is tantamount to loving one another. Hindi tayo dito nagpunta para magpasarap lamang sa fellowship. Hindi. We are here to carry each other's burden. Hindi ka dapat maging pabigat, kundi ikaw yung nagdadala ng kabigatan. And that applies to everyone, every single one of us. So kapag imagine, kung lahat tayo dito, ang mindset natin, pupunta ako ng church, di ba? Usually, yung common sa modern churches, uy, attend ka sa amin para ma-bless ka. Come and be blessed. Join us and be blessed.
Nandun ba yung idea na may blessing talaga in the fellowship? But as we come to the Lord, ang sabi ng psalmist, come, let us bless the Lord together. I will bless the Lord at all times. Tayo yung nagbibigay ng pagpapala. Though nandun na yung expectation na mag-bless ka talaga, pero ang meaning nun is, you are willing to carry one another's burden. Maging pagpapala ka, hindi yung ikaw yung kabig ng kabig. Kung ang and that's the problem of modern churches. Naging consumerist yung mga attendees. Consumer-oriented. What is it for you? Entertainment. Maglagay tayo dito ng banda that can tawag dito, rival yung ASAP. Ma-entertain tayong lahat dito. Magkantahan tayo, mag-jamming tayo dito. And we think na yun ang worship sa Panginoon. Pero hindi natin alam, ang sinasatisfy nun is yung mata natin, yung senses natin, na yung sarili. Malibang ma-entertain, ma-satisfy. No, hindi naman mali yun. But not at the expense of our worship towards our God. Hindi tayo consumers. But we are here to edify one another. So yung mga isi-share natin, burdens. Anong burdens yan? Anything na nagpapabigat sa'yo sa paglakad sa buhay Kristiyano. Ulitin ko ah. Ano yung pwede mong i-share or i-open kay pastor o sa mga ate, kuya, mga mamshi dyan. Yung anything na nagsuslow down sa'yo or nagpapabigat sa'yo in walking in faith. No? Malawak yan. Baka career, may issue ka sa career, trabaho. Number one, yung kasalanan. No? Mga relationships, mga ganon, whether sa family mo, sa kapatid mo, o kaya romantic relationships, naku, walang ano yun, walang limit kung ano yung pwede nating, basta anything that slows us down and burdens us para ma-perform natin yung duty natin as a Christian, yun yung pwede nating i-share. Kailan? As soon as possible, wag mong hayaan mag-marinate, lalo pagkasalanan. No, minsan kasi kinakaya natin eh. No. But at the same time, huwag rin tayong maging mga whiners, yung mga wine ng wine. Hindi yung alak ah, yung si narinig niya si Seven kanina. Mga ganun siya. Because he can't talk yet. Lagi siyang may dama, no? Hindi na naman tayo dapat na lagi na lang parang reklamo ng reklamo o kaya gusto natin lagi yung attention, no? One thing na nangyayari kung ang pinunta mo sa simbahan ay yung mahimas ka lang to make you feel good, magiging ano ka rin, sucker for ano, for affirmation, yung parang pag di ka pinansin, di ako pinansin dito, di mo lang na good morning sa akin si Herbar. Ayoko na mag-church. Hindi ako kinamayan o hindi ako, ba't di ako binigyan ng kape ni Edsel? Diba? Masyado kang self-centered. Hindi rin naman ganun. Yung felt needs lagi nakatingin. Pero ang purpose is yung needs ng iba ma-carry din natin. Oh, sige. Sorry. Mas wala daw sayaw-sayaw. Wala daw sayaw-sayaw. Wala eh. After. Ayan. Ayan. Sige. Follow-up question? Thank you, Pas. Thank you dun sa... So, sino pa po yung ating ano? Pwede nyo pong sagutin yung ating question, ano, discussion question. Yung ulitin ko lang po. Sa number one, sabi dito, does your church, by its individual members in private and by its combined prayers in public, offer up earnest prayer for fellow members suffer affliction? So, ano ba yung tamang Tagalog nito? So, so yun, basta. yung church ba natin or yung church ba natin sa kasalukuyan ngayon, yung mga may private or may mga private concerns na i-raise up ba or may mga pinagdadaanan na i-concern ba sa buong kongregasyon para may pag-pray? O sinasarili na lang or parang ganun. So, ito yung pangalawa, sabi, do you suffer
when your when any member of your congregation suffers. Nagsasuffer ka ba kapag meron isa sa mga kapatid natin sa simbahan ay nagsasuffer din? O baka dun lang sa mga piling tao naka-close natin? Yun yun sinasabi dito. Or when when those closest to you suffer. So, pwede nating ano siya, no? Pwede nating sagutin or pwede nating magkaroon tayo ng insight na ano, realization. Usual kasi parang hindi na siya ano eh. Kasi parang yes or no lang tayo. Pero kung yes, bakit? Kung no, ano yung dapat ano, di ba? Ano yung pwede mong i-advise sa mga kapatid mo? Parang ganun na lang yung ating supporting ano doon. So yun. Baka meron po. Oh, bro. Meron ka? Kaya dyan sa likod. Kaya bro, meron dyan sa likod? Baka meron. Sa Google Meet. Ha? See? Ah, sa Gmeet daw meron. Ano yun sila? Kay Raymond? Ah, si Miko. Ah, Nicole, sorry. Hi po. Kala ko Miko sa Gmeet eh. Sorry. Namon, Nicole, okay. Sige. Ganda na po. Ah, sige. So, ayun po, sa discussion po kasi, diba sabi, magsasuffer ka if, or dadamayan mo yung isang ka-member mo, or kapatid mo, or kapamilya mo na nagsasuffer. So, yung tanong ko po is, paano mo madadamayan kung hindi naman nagsasabi yung kapatid, or kapamilya mo, or kaano mo na nagsasuffer siya. So, paano mo madadamayan yun kung hindi naman po siya nagsasabi? Yun pa yung tanong. Okay. Sige. Salamat po dun sa question. Sa question. Actually, ano eh. Sa mga previous na rule, mahalaga na yung isang miyembro ay nakikipag-usap sa kasama niya, kapatid niya. Ngayon, ang may problem is yung isang kapatid natin. Ayaw, may mga ganun niya eh. No? Yung nagiging iba-iba nating mga behavior. So, may wisdom din na sa isang pagpupulong o sa isang pagsasama-sama, meron makita nung bawat isa na makaramdam sa kanyang mga kapatid. Kaya mahalaga din na yung talagang meron tayong constant na pag-uusap na sa pagsimba natin, meron tayong yung ginagawa lang natin usual. Ang problema, pagka nagsimba, uuwi agad. Wala nang pakialam sa mga kapatid, no? Kaya napakaganda din na sinusulit natin yung araw ng Panginoon na kung saan makakausap natin yung mga kapatid natin sa mga simpleng pag-uusap. Na baka mararamdaman natin yon sa isang mga kapatid natin na lalo na kung ka-close mo naman or lalo naman kung madalas mo siya nakakausap. Hindi ibig sabi na hindi siya nagsasalita, baka may problema nga 'to. Kausapin mo na kagad. Ngayon, ang challenge nito sa mga kapatid natin, wag na tayo mag-hold nung ating burden. Yun yung kaya nga maganda sa isang simbahan na maging isang simbahan talaga na meron tayong lalapitan na ito yung burden ko, ito yung struggle ko sa sin, ito yung usual na nagiging pahirap sa akin, kausapin, makipag-usap talaga. Kaya yung rule na sa mga previous rules natin sa second section is mahalaga yung pakikipag-usap sa mga kapatid. Na hindi ito ano lang ha, hindi ito parang optional. Ito'y mandato. Inaano tayo, pinupursigi tayo o inuutusan tayong kausapin, makipag-usap talaga. Hindi tayo rito yung apathetic, bahala kayo dyan. No? Maganda na ma-address para, kumbaga, sabi nga ni Pas, pagdating kung kailan, as soon as possible, kung meron kang nahihirapan, may mga tanong ka, na pwede namang masagot ng mga kapatid mo, bakit hindi mo itanong? Tanong mo kagad. So, pagka may mga concern, may mga bagay na hindi ka naiintindihan, tanong mo sa mga kapatid mo na alam mong matured, sabi nga ni Pas.
Baka mamaya tinanong mo sa mas bata sa iyo. O kaka-church niya lang, kaka-church ko lang, pakialam ko diyan. 'Di ba? Ay, alam mo ba yung tulip? Mga ginanong mo, oh, alam mo ba yung ganito katuran? Hindi. Tanong mo sa mas nakakaalam. Tanong mo sa mga, kaya may wisdom doon na hindi ka lalapit sa isang doktor dahil sira yung motor mo. So, dapat ganun. So, hindi ka lalapit sa mekaniko dahil masakit yung ngipin mo. Dapat may mga ganung wisdom na kung saan tama, appropriate na tao na nilalapitan. And, huwag tayong, ano, usual kasi ang pinag-ano natin yung pride eh. Usual baka. Totoo yun. Kaya, usual naman, ayaw natin magbaba nung boundary natin. Magsabi sa kanya. Kasi baka mamaya, nakikita mo ito, bala, chismosa to. Di ba? Chismosa to, baka mamaya chismis ako nito. Kaya tama lang din na yung lalapitan mo, appropriate na tao. O talagang malalapitan mo. Kasi yun yung naging ano trauma natin sa ibang mga church na ayaw na nga magbigay ng ayaw na nga mag-share dahil nga yung ibang mga nilalapitan chismosa pala, marites pala no. Nalaman na ng ibang tao, eh may ganito ka palang issue. Hindi, kaya nga ano, maganda na isa rin sa comfort natin nasa isang church tayo na talagang totoong miyembro. Kaya sa church mahalaga na pagka nasa isang church ka, hanapin mo kung sino yung miyembro doon. Baka mamaya, isa palang ano yun, di ba? Guest lang. Or, kumbaga, I mean, yung hindi pa siya miyembro. Mas maganda mag-ano ka, miyembro ka na ng church. Dun, yun yung isang ano. Kasi yung miyembro ng church, covenanted yan. Or, nakipag-isa yan sa isang simbahan. Na kung saan, talagang pamilya siya. Di ba? So, yun. Nasagot ko ba yung tanong? Nasunod. Ano, Nicole? Tagdagan ko, kuya. Ah, sige. Bali, yung pagkakakuha ko, siguro yung second part is, Nicole, yung, paano ko nahihiya talaga ako, parang ganun. So, ang mga yan. Oh, nahihiya. Okay. Oh, nahihiya. So, di siya makapag-open up. Mm-mm. Di niya, ano yung, working. Kilala niya na kung sino si pastor, sino yung mm-mm. possible elder, pero, di talaga siya makapag-move, o makapag, mm-mm. makapag-hingi, kasi parang busy palagi, ganun. Dami ginagawa, ganun. Ang akin is, si elder o si pastor meron din siyang part na kung saan ako akin to is pag napansin na niya na hindi may problema tong tao na to o itong kapatid na ito pwede niyang itap na may kamustahin which is dapat normal sa atin yon na alam naman natin kung kapag ako alam ko kapag you're in your alam okay ka pero alam ko rin nakikita ko rin sa atin o sa kaibigan ko, kapatid natin na syempre, may problema ko pero yung sinasabi. So, hindi ko siya pipilitin o sabi na ano, pwede naman sa mga lalaki kasi, ay bro, may ano problema mo bro? Tayo madaling tayo mag-open up eh. Minsan alam naman natin yung sagot pero gusto natin marinig din yung sabihin nila para lang may ma-share tayo ng burden tapos alam ko na hindi lang ako yung dumadaan sa ganito which is yung ginagawa nating mga men last time na nag-uusap tayo na napapait natin na hindi tayo as pastor said na superman lahat no tayo superman lahat dito ayun akin yung pinaka answer ko doon is pwede nating i-approach yung kaibigan natin alam ko nangyayari din sa inyo yun no pag may problema yung ano mo classmate mo best friend mo na oh yan yung problema kay ganito ba alam mo na isang kahit di mo na sabihin alam na niya eh ayun ang sa akin is follow up ko doon is may both are my responsibilities, especially pag sa simbahan na yung elders pwede mag-top, pwede mag, ano, and the same time, kung nahiya siya, talaga. Pero yun, challenge doon is magbahagi ka o pag-open up ka. Ayun, siguro yung sa akin yun. Pass. Thank you. May dagdag ka, pass? Nicole? Yung question ulit ay paano kung ayaw magkwento? Yeah. This goes to everyone na ano eh na nakakaranas. Lahat siguro tayo nakakaranas ng ganun. Minsan ay natin mag-open up. But in the context of the church, kaya very important yung fellowship. Kasi hindi ka talaga mag-open up sa taong hindi mo kilala eh. 'Di ba? Hindi natural, hindi normal 'yon. So very important sinasabi ng salita ng Diyos, unang-una um
be devoted to one another in love. Sabi, be devoted to one another. Yung devotion or yung pagiging deboto, kumbaga, it doesn't happen overnight. It takes series of of connections, ganyan. Nag-grow yung relationship sa isa't isa. Kaya nakakaya mong mag-open up. Second, honor one another above yourselves. Yung unahin yung iba on top of yourself. And overall, these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Pag-ibig pa rin. These are cocktail of verses na nagko-connect dun sa thought na bakit ako mag-share o ano yung lakas ng loob ko na saan ako kukuha ng lakas ng loob. Be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Makita natin lahat yon tungkol yun sa affection o yung pagkakalapit na mga puso natin. Sa family, hindi tayo lahat nakausap yung tatay natin, mga magulang natin, kapatid natin. Bakit? May gap. Diba? In the church, nangyayari din yun. Pero dito, since ang common denominator natin is si Christ, siya ang tagapagligtas natin, siya ang Diyos natin, kaya mas may dahilan tayo na dapat nag-grow yung relationship. Nag-build tayo ng relationship sa isa't isa at wala akong dahilan para hindi i-share yung burden ko. Ngayon, again, may thought kasi minsan na hindi kasi ako nakakamusta or hindi kasi ako tinatanong. Hindi ako tawag dyan, yung sabi ni Herbar, hindi ako tinatap. Asahan din natin na hindi lagi ganun yung case. Kaya dapat tayo din, meron tayong initiative na magsabi. Kasi sa totoo lang, hindi magagamot ang sakit kung hindi ito nadadiagnose. Parang ganun. Hindi rin ikaw matutulungan kung hindi ka willing magpatulong. And partly, yung tinatawag nating hiya. Common sa Pilipino yun eh. Hiya kasi ako eh. Pag tinanong mo, kumain ka na, busog pa ako. Di ba? Di ba? Ganon. Kahit naman gutom na. Hindi, busog pa po. Namumutla ka na eh. So, anong point dito? Take natin yung opportunity dito sa congregation na nagbibuild tayo ng relationship. Nagde-develop tayo ng relationship. Nag-grow yung affection. Kaya every opportunity na mag-gather, mag-gather. Every opportunity na magkausap, magkausap. Tapos, kapag ka hindi ka, wala, hindi pa palagay yung loob, huwag tayo magtaka. Ibig sabihin, hindi pa ganun ka-jive or hindi pa ganun kalalim. Pero ang pinakamaganda nito, hindi dapat superficial yung relationship sa isa't isa. But it goes beyond. It goes beyond our the tone of our skin, the dialect that we speak, the culture that we came from, the kahit bansa o ano man yan. Kaya nga Jews and Gentiles, pinag-isa kay Kristo. Ano mang ano yan, ano mang lahi yan. Kasi doon natin makita, ano ba yung common denominator natin? Si Christ. If we believe that Christ saved us, yung kakausapin natin, may pananahan dyan ng Banal na Espiritu that they can advise us. So yung hiya, pagka hinukay natin kung ano yon, minsan yabang yun eh. Minsan, no? Pride, yabang. Na, hindi, kaya ko pa. Or, ba't ako mag-open up sa'yo, mas matalino ako sa'yo. Ba't ako hingi ng advice sa'yo. Or minsan, nahihiya ako. Kasi ayaw natin makita na vulnerable tayo. Malakas ako eh. Bakit ako lalapit sa'yo? Or minsan, yung hiya, ayaw natin na karaniwan nito ah, sa atin, kahit believers na tayo. Ayaw nating lumabas yung kasalanan natin na ma-expose tayo. Kaya nahihiya tayo. Okay? Nahihiya tayo. Kasi alam natin, nakakahiya naman talaga yung kasalanan. Minsan, may naranasan ka pangit dahil kasalanan mo rin, nahihiya ka magkwento. Diba? Nahihiya ka mag-share. So, ayun, kailangan talaga na as we grow in faith, nag-grow din yung affection, kaya yung church, important na nagki-carry ng burden ng isa't isa, pero lahat yun, it doesn't happen overnight. Kailangan dine-develop siya. Nag-bond tayo. Kung paano yung human relationships, yung natural relationships, it takes time. So we have to make an effort.
no, na maging vulnerable, maging mag-open sa kapatiran at ganun pa rin, may wisdom pa rin yung tamang tao o tamang yung kung sino appropriate na kausapin. Lalo na pag sa mga sensitive issues, for example, sa sin. Tapos may gender issues, may gender sensitivities. For example, sa kababaihan lang dapat ito sinishare, o dun mo i-share. Kung kailangan ng pastor makausap regarding sensitive sin issues, magsama ng Sister Amor, ang asawa ko, no? Nakakasama namin 'yan sa mga counseling. So, walang problema. No, but at the end of the day, kung ayaw, wag, hindi natin pwedeng pigain. Hindi natin pwedeng pilitin para kang pumipiga ng bato. Hindi mo papaluha ang bato. Diba? So, kailangan nandun yung willingness to share. Okay? I hope nasagot, sis. Thank you, Pas. Sige po. Sige, bro. Sige, bro. Di ko maalala kung saan... Hello. Ayan, di ko maalala sa part ng Acts yun, 17 nata, na isa sa mga reason or result kung bakit nagkaroon ng persecution kala Paul at Barnabas kasi sinishare nila yung gospel kala sa mga Gentiles, which is makita natin sa New Testament ang cause ng affliction, persecution is gospel concerned. Ngayon, hanggang saan yung scope natin pagdating naman sa mga personal afflictions ng kapwa mananampalataya natin? For example, si Edsel, may nakasuntukan to, for example, sa labas. Then, hanggang saan yung scope ko tulungan siya as my brother? Hanggang saan yung boundaries ko, limitations na, hanggang saan ko siya, kasi pag biblically yung affliction, syempre, dami-dami tayo doon. Pero kung paano kung personal na affliction lang na consequences ng sin niya or consequences ng action niya, hanggang saan yung scope natin to help yung brother natin. Salamat sa tanong, bro. Pero sa akin, sasamahan mo pa rin. Samahan mo, hingi kayo sorry. Yeah. I mean kasi may mga legal tayo ngayon. Kung sa mga ganyang pagkakataon, no. Baka mamaya doon ang growth yun, no. Sa mga personal kasi usual sa mga sa mga katulad na ng typical na nangyayari. Kung sa pamilya may inaargabyado, tinutulungan natin. Sinusuportahan natin, binabakapan natin. Pero yung sa atin ngayon, kung sa mga personal meron siyang nakabanggaan, may nakabarilan, 'di ba? Ilagay natin sa legal. Usual nandun tayo na pwede natin silang i-guide. Kung may pagkakamali yung brother natin, pwede natin siyang samahan pa rin. And ma-i-address pa rin naman sa simbahan dapat. Kung ina context sa church ha, pa rin. Kasi related pa rin naman yung ating personal concern doon pa rin sa church. Kasi kung talagang taas kung Kristiyano tayo na involved tayo sa ganung gulo, 'di ba? Mahirap 'yon. Tayo bilang simbahan, nandun pa rin tayo to support them. Pero kailangan makita ng kapatid natin na hindi tayo nagkukonsente sa mga kapatid natin. Pagka na-involve tayo dahil sa ating kasalanan, dapat nandun tayo to rescue them. Makita rin nila na sumusuporta tayo. Pero kailangan natin ilagay sa legal. For example, yung ating kapatid na pasama sa trouble o napasama sa raid. Diba? Pwede natin siyang i-rescue or something na ano, pero may mga legal pa rin doon. Pagka mga personal ano, o kung sama natin yung ating mga kapatid na pwede natin siyang i-correct, mga ganun. Kasi kung sa personal naman na walang problema yan eh. Sa mga spiritual, pagka may mga debate nga, usual nakikita natin yung mga kapatid natin doon, di ba? Yung iba-iba tayong simbahan pag may debate. Siyempre, pumapabor tayo, sinasamahan natin yung mga kapatid natin dun sa in favor dun sa gospel. Pero pagdating sa usual sa personal, dapat andun pa rin tayo. Yun nga lang, siyempre, andun tayo to kumbaga,
baka mamaya kasi yung kapatid natin may ginawa talagang kasalanan. Or minsan, pwede nating gawing legal pa rin. Baka mamaya napagbintangan o kaya man biglang sinapak lang. Diba? Minsan kasi ganun eh. May mga instances na kasi nasa labas tayong lahat eh. Usual, baka mamaya napag-initan or napag-anohan, nandun tayo to support them, to report o magsampa ng legal cases para sa mga kapatid natin. Ganun yung pagdadamayan pa rin na makikita natin na concern. Or for example, baka mamaya, yung kapatid pala natin is kumbaga nakasama siya sa mga ganung trouble or dinidemolish na yung bahay nila. Inayaan mo lang. Hindi lang tayo puro, hindi, sige bro, pagpipray kita na wag na ganun. Hindi, nandun pa rin yung dapat na physical na support natin, na makikita tayo na sinusuportahan tayo, binabakapan tayo. Yun yung ano na. Tama ba bro yung tanong mo na sa personal? O... Okay. Nasagot ba yung tanong? Sa practical? Oo, sige. Ayan. Sige, mag-add na lang din ako. And also agree din when it comes to practical sa sinabi ni Kuya Peacher. Pero yung sa... Ayan. Una, we don't tolerate sin ng kapatiran natin. Exactly, bro. And kung hanggang saan yung scope, gamitin ko lang din yung sa verse na sinabi ni Pa, sa Galatians 6, sa verse 2, if anyone of you, yung kapatiran na nag-caught ng transgression, pero in the context na sa'yo, parang personal affliction, tama ba, or persecution. Pero yung sa part na, for example nga, yung case ni, na sinabi mo ni, sa case ni Edsel na may sinapak siya. we should distinguish it, yung, kung ano yung ginawa niya. Kung sin yun, we should rebuke it. Open rebuke is better than hidden love. Mm. And, when it comes naman sa scope, is, sabi sa Galatians na, we should be careful. No? Sabi nga doon, less you to be tempted. No? Less you be tempted. No? Na kapag natitempt ka na, kasi possible na you are carrying your burden ng kapatiran mo and possible talaga na patempt ka kasi may isip mo na okay lang pala manapak eh. pero yun, sa scope, pag sin, we don't tolerate it, no? And kailangan natin siyang i-rebuke sa part na yun. Siguro yun lang yung ma-add ko. yung sa personal afflictions ng ng kapatid natin, yung pagtulong natin or yung pag-carry natin burden is hindi lang church nakalimit sa apat na sulok ng iglesia, kundi pati yung sa mga extended nila. Bawa, may mahal sila sa buhay na nagkasakit, hindi naman sila yon pero mahal nila sa buhay, tutulungan natin. Mga ganon. Now, when it comes to ganon, mga physical altercation, may experience ako dyan eh. So, one time, may gig kami sa Makati Cinema Square. Tapos si Chester, binanatan to eh, sinapak to eh. Ikaw na example. Sinapak siya. So, we had to stand by our brother. Ready kaming ipagtanggol. Kasi part nun is yung preservation ng life. Self-defense. Hindi ka mag-start ng trouble. Pero kapag kainano ka, hindi masama ipagtanggol ang sarili. Pero ang best nun, umiwas ka na lang. No? Walang masama doon. Lalo yung bumanat sa kanya, kapatid yung pulis. So, lugar na yun, mga marami silang parang Muslim community. So, magulo yun. Talagang pagkukuyugin kami doon. Pero ready kami pagtanggol yung sarili namin. One time din, meron kaming event na sumasideline kasi kami dati. Yung team namin, si Amor naman, may parang nambabastos sa kanya. Dito yun, sa Payatas, Ben. Somewhere. Basta dyan sa QC. Doon niya ako unang napansin. Hindi, parang may akala niya kasi kasama namin ang group namin.
So parang kinausap niya ganyan, naging friendly siya. Yung pala taga doon. Tapos kinukuha niya yung number niya, sinaabangan siya sa labas. Eh, tapos nakita niyo yun si Genesis kahapon, si Gedoy, kami-kami mga uncle. So yun nga inano namin siya, in escort namin. Yung ganun kasi ano eh, may threat eh. So you have to protect your own. Kailangan syempre kapatid 'yun, kailangan mong ingatan din. But not to the point, may mga religion na ginagawang parang mafia style yung kanilang religion. Na hindi mo kayo makakante kasi ganito yung religion namin, papapatay ka namin or ano kami, ganito ganyan, may grupo kami, ganito. Hindi ganon. Hindi dapat naging militant na yung church to the point na naging threat siya sa society. Na kapag binangga mo kami, makakatikim ka sa amin. No? Kapag may sticker akong ganito, hindi pwedeng anuhin yan. Hindi dapat ganun. Hindi ganun ang simbahan. Ang totoong simbahan ng Panginoong Diyos. Ang totoong iglesia ni Kristo. Okay? Name drop na yun, no? Pero ganun talaga. At dahil, kaya ko alam yan, naging driver ko dati sa Lala Move, tinanong ko talaga. Ayun sa amin kasi pagtatanggol yun eh. Pero hindi tayo ganun magtanggol na i-threaten mo yung kung sino man. Hindi mo kami pwede banggain kasi iglesia ni Kristo kami. Hindi ganun dapat. Hindi tama yon. Even sa ranks nila, dinideny nila yon. Hindi dapat naging parang fraternity yung style or mafia na yung datingan na hindi mo kami pwedeng galawin. Kasi hindi ganun. No? So it's okay to protect one another, to preserve life. Syempre, I will stand for... Pagtatanggol ko, pamilya ko, pagtatanggol ko kayo, lalo kapag may threat ng violence, sa states, di ba, mayroong church doon, may Baptist church yata yun, na pinasok ng gunman, tapos pinagbabaril yung mga nandun. Tapos yung isang member nila, may gun, napatay nila yung nag-attack sa kanila. So hindi masama mag-bear ng arms. Meron nga isang picture ng Reformed page, yung pastor na nagsasalita, may knife sa belt buckle, sa belt niya eh, may nakasukbit na kutsilyo eh. Naka-sheath naman, no? Pero bakit may kutsilyo tong dala? It's a buck knife. It's a utility knife. Walang masama doon kasi maayos yung taong gagamit. So ang punto lang doon, kung gagawin man natin 'yon, it is to preserve life, to put order on things, no? Kaya nga sa batas natin, ang mga madadaling kumuha ng license to own firearms, mga pastor, mga pare, mga ganun. Kasi alam nila na may threat din sa buhay ng mga ganun, no? So yun, nape-preserve yung life. Na, may follow-up, bra? Okay. Kuha ka. ako, malapit na. Joke. Yun tumira ako dito, parang gusto ko na kumuha. Mababait naman yata yung tao dito. Sige po, it's already 12. So, may mga tanong o wala. Good sa tayo, no? O sige po, close na natin to sa prayer. So, let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa natapos naming gawa. Sa aming pinag-aralan, Panginoon, aming dalangin na magmarinate sa amin itong katuruan mo na kung saan ito ay may pamumuhay namin bilang isang simbahan na magkaroon kami ng pamalasakit sa bawat isa. Panginoon, salamat sa kaparaanan mo na itong mga bagay na to ay ginagamit mo rin upang kami ay magkaroon ng matibay na pagsasama-sama bilang isang pamilya na mayroong pagdadamayan at magkaroon ng malasakit sa bawat isa. Panginoon, ganun mo kami iniligtas na kung saan kami ay walang-wala na kung saan kami ay lubog na sa aming kasalanan. Salamat sa iyong biyaya na siyang binigay mo. Yung iyong bugtong na anak na si Kristo na siya nagligtas sa amin. Salamat po kung hindi dahil sa kanya, Panginoon, ay wala kami ngayon dito. Salamat po sa natapos niyang gawa sa kanyang death, burial, and resurrection na kami ay patuloy nagbebenepisyo nito bilang isang simbahan. Salamat po
aming dalangin ay patuloy kaming makapaglingkod sa inyo ng sama-sama. Patuloy kaming may pagtingin sa aming mga kapatid na merong totoong pagmamahal na katulad ng sa inyo, Panginoon. Salamat po at aming dalangin kami ay magkaroon ng patuloy na pagpapakumbaba sa amin, sa bawat isa sa din sa aming mga kapatid, na hindi kami magmalaki. Iligtas mo kami sa aming pagmamataas, iligtas mo kami sa aming kawalan ng tiwala, kawalan ng pagmamahal sa bawat isa. Kaya Panginoon, aming hiling din, aming dalangin Panginoon na kayo ang mismong maggabay sa amin sa pamamagitan ng Espiritu, Banal na Espiritu, na maggagabay sa amin at mag-enable sa amin ng totoong pagmamahal mo at mag-reflect sa amin ito, maging marka sa amin bilang isang totoong simbahan at kabilang sa iyong katawan. Salamat po. Ito po ang aming panalangin. Binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.